Good morning, sir. Okay, natatanan? Yes! Okay. Sila, kita din ang first timer na mag-attend. So, kita din ang natin, banana production, banana farming. Kasi yung topic natin din ngayon is regarding sa banana. Kita din ang... Wala. Ananalin, banana na, wala. Kita din ang gusto lang makabalo at least para matapang yun silang mga kuwan. So, dagandagan yun ito. So, ano ang magdawa is, i-discuss na po ang banana farming. So, sir, mag-start up. So, sa presentation ko, i-consider na itong karong magdawa o sa mga bagay-bagay regarding sa banana farming. So, first is, usap na si mga banana ang nasa Pilipinas na pwede na itong itanong. Ikaduha, dito sir. Ikaduha is, kung saan katangingan sa saging. Pwede ba siya sa mga takas na lugar or sa ubos lang? Pwede. With anong na highway? O pangatlo is, asa na makakuha si media sa mga saging? Either ba pinaculture siya or given na sa mga punuan mismo, anak mismo ang sucker. So karamadawa, i-discuss na tuuna ang mga klase-klase ng saging. First thing first is, ang latundan or tundan. Di ba mostly makita natin dyan sa palengke, given na yung mga farmers natin, ang ginagawa nila is, doon na mismo sa backyard nila, sa likod. Kasi hindi masyadong stricto or hindi masyadong kailangan talaga pangalagaan masyado yung tundan kasi wala siya locally distributed. At like sa ibang klase na saging na export quality pa siya. Pangalawa is yung cardaba or saba. Yung cardaba is saba is diba ginagawa natin minatamis, diba ma'am? Minatamis, saging na paipay or what. So yung cardaba is hindi po siya maintain kaayo. Kay locally distributed lang talaga siya. Pero kailangan diba natin sa banana farming, i-consider na ito na pass-pass niya ito ng metabolism niya as well as yung productivity nun is maganda. Next, yung lakatan. Yung lakatan po is widely distributed siya locally, even export. So kailangan talaga, especially pag Japan yung, ano, Japan, Europe, first thing first na ginakonsider talaga nila guys ay ma'am sir is yung attributes nito, yung mga patche-patche doon niya, mga dark trees po, mga dark, parang mga dark spot kumbaga sa mukha natin. Kasi yung mga Japanese at European countries is very strict talaga sila in terms of physical attributes. That's why kailangan talaga yung good agriculture practices. That's why yung product natin na IOF talaga is really good in mag-start ka pa lang ng business ng banana farming. And lastly guys, is yung Cavendish po na very expensive. Usually sa dole, di ba yan ma'am? Kasi ito talaga is yung para yung mismo, yung binsimilya na mismo po is binaculture pa po. That's kasi there's an elimination kasi mamaya i-discuss ko po yung mga kasi-kasi ng mga similya na present na pwede natin pagkukunan regardless sa pagtatali natin. So, ano ba yung mga guidelines or guidelines para sa pagtatanim ng saging? First, market. Diba, bakit ikaw nga, for example, ano yung reason mo bakit ka mag-put up ng business ng banana? Diba profit? Yes. Diba profit? Pero, diba kung bakit profit, before diba i-consider natin ang profit, dapat alam natin yung market natin. Either local ba, papalengke lang ba natin mag-distribute yung mga banana or international export. So yun yung i-consider natin para at least makalit diba nga itong mga banana. Next, open area. Kailangan talaga mainitan ang banana. Diba ga-undergo ng production yung photosynthesis mismo. Next, yung soil condition. Dapat sa soil condition po, hindi po talaga acidic yung lupa. Dapat neutralize yung alkalinity. So mamaya po, discuss ko po yung kahalagan ng ating produkto, yung IOF. Water management po. Yung tubig sa irrigation, saan po tayo kukuha ng tubig? Since yung tubig is kailangan talaga sa banana. At lastly, yung accessible road. Saan dapat yung lupa is hindi lubang-lubang para at least hindi magkaroon ng damage yung mga saging natin. Next is yung labor. Sino ba yung nagamintain ng labor nyo sa pagbabanana farming, di ba? Dapat may alam din siya kahit papano para at least ma-maintain yung magandang harvest ng saging. At lastly, materials. Saan ka kumukuha ng materials regarding sa pag-start mo pa lang ng banana farming? Kasi di ba, paano ka makastart ng banana farming, di ba ma'am sir, kung wala ka mismo
similar mga materials na given. So, yung katangian ng saging, kasi di ba usually makita natin pag saging na nasa mga along na highway, di ba? Sa mga bulan, sa mga dumot, lalanda sa gilid. Mga yung tawag ng lowland banana na pwede siya makatolerate na within that area. And the best thing about yung lowland banana po is that 9 to 10 weeks po na pwede na siya ma-harvest. Kasi po, yung penetration ng sunlight na kailangan, di ba, kahit iba tayong tao, baka, di ba, hindi na rin mapahingit para dito masakit. So, sila ang magkaki sa banana, hindi na maarawan yung mismong banana mismo para yung metabolism, yung paspas ba, hindi sila mag-cause sa sakit. Kasi yan yung talaga yung purpose, gano'ng nag-direct siya sa sunlight. Tapos, yung highland banana po. Yung highland banana po is yung sa mga bukidlo na set-ups. Kasi, ang problema ng sa highland banana is 13 to 15 weeks po yung harvesting time. So, within that 13-15 weeks, gano'ng siyang 13 to 15 weeks set? Siyempre, una, taas ang lugar, so bugnaw, possible. Diba kita tao, pagutumun ka, or pagulan ang panahon, diba, nagutum ka. So, atong gusto lang matulog, bubakon. So, yung metabolism mismo natin is mapatal. That's why 30 to 15 weeks. Tapos, sample ng mga banana na present dyan is yung Cavendish, tsaka Nahatan. Sako, sa sinilya naman tayo, ng saging, first sucker, o saka ng saging. So, sa pagka ng sucker, ito talaga is mali. Why? Kasi di ba sa mother sucker mismo yung punuan is kung ganito kasi, gagawan sila ng nutrients. Dapat hindi kasi pag-cause niyan, pag magbuha ka ng within that mother, ng sucker mismo yung follower niya is delikado. Pag-cause niya ng kumbaga malnourishment sa sucker mismo. Unlike dito, na sword ito, na sucker, iwalay siya. So, yung nutrients talaga niya is equally distributed within that area. Tapos, yung palatandaan natin guys, ma'am sir, sa pagpili ng good sucker talaga is yung dako niya first is para siya ang espada. Ma'am, yan. Pero bakit? Para siya ang espada po. Yung espada, para siya ang espada yung sword-like leaf niya. Kasi ito yung, kasi nakapenetrate siya ng tubig. Pangalawa is that yung mother sucker mismo, yung punoan mismo, yung mama, murag mama niya, is dapat hindi siya prone sa sakit. Yung pinatawag na sigatoka. Sigatoka. Sigatoka po. Sigatoka. Medyo mag-ibog po sa ilan. Sigatoka. Kasi sa fisheries po, meron... Kasi sa fisheries po, meron din sigbatoxin, sigbatoka din meron. Tapos, dapat yung tindig mismo ng mother sucker po is stay talaga. Kasi diba, similya yan eh. Unan mo talaga yan, similya. Which is really good para that there's a guarantee talaga, 100%, na yung upon pag-transplant po pa ng sucker is marami talaga ma-harvest doon. Next, ito yung it's very expensive. Yung sinabi ko kanina regarding sa Cavendish tsaka Nakatan, yung cultivar or tissue culture. The best, ang problema na kasi ng cultivar or tissue culture, ma'am sir, is that very expensive siya. Kasi di ba first, sa laboratory kasi siya ginagawa. So, apan sa laboratory pa lang, binaculture na siya, may bina-eliminate niya mismo yung mga similya na may sakit mismo, yung ma-infected ng fungus. Apan laboratory experiment, natural elimination na. Para at least kung isa itong mabuhi, walang ito siya pwede matanong. So, kung siya expensive siya. Pero usually, sa mga common farmers, ang ina-advise nila is yung sucker mismo. Kasi guaranteed na talaga na hindi siya pest and disease resistant. Next, dito na tayo guys, ma'am sir, sa tamang pamamaraan sa pagtatanim ng saging. First, soil condition and cultivation. Diba? Parati natin sinasabi na dapat alkaline yung lupa, hindi acidic. So dapat, diba, yung mga farmers, upon starting pa lang, gaararo na sila. So ang ginagawa lang is araro para itong mga nutrients na naapak sa lupa is maging magmasaka. Tapos itong mga pests and diseases is mag-eliminate. Pero sige tayo muna,
sige sila add urea, ammonium phosphate, tsaka potassium. So, what's it cause ala, di ba nila, ka-add sila o mga fertilizer. Di ba ang fertilizer, just like urea, nasa gypsum, nagpatigan sa lupa. So, that cause acidity. So, sige ta sabi na, what's it cause sa acidity sa lupa? First thing first is, climate change. Maka-affect man siya mismo directly sa yuta. Second, yung fertilizer. Abun. Third, acid rain. Yung acid rain po, ma'am sir, is due to pollution po yan. Pag once, for example, sa tuwa, industrial ta, tumakaning, ang baho mismo sa kaning, penetrate sa ulan. So, undergo ang acidity sa yuta. So, with this, with the help of our product, Insta Organic Farming, Insta Organic, IOF, microbial inoculant, nasa di ba tatlong component? Nitrogen, phosphorus, and potassium. So, sige tayo muna, unsa ng nitrogen, unsa ng phosphorus, unsa ng potassium, unsa yung cause, di ba, ala niya? Unsa yung function with regards sa itong plants? First, pag-imunta ang nitrogen, anyone, isa na idea, pag-iyong tag-nitrogen. Tama, ma'am. Tapos, ang nitrogen, ang purpose na itong nitrogen, ma'am said, is kuhaan siya, gag-produce siya of another tissue. Di ba makabantay mo sa inyong mga tanong, yung laguma, kutaan ng dahon, o mo na ang reason, gapalabon siya ang dahon. Without nitrogen sa itong yuta, ngayon ka, sa manawid, gamay ng dako, patay pa na itong tanong. Because, unang o nitrogen component ang atong yuta. Ikalawa, phosphorus. Kung sa'y purpose atong phosphorus? Anyone? Ah, wala. Sige, explain ko na lang. Bali yung phosphorus po, ma'am sir, is yung purpose po ng phosphorus po natin is that kabantay mo anak sa inyong tanong, pag ito ninyo ang roots niya, di ba gamay o sari o kanagugat? Ang purpose anak is ulang siya o phosphorus. Kaya ano, kailangan na ito o phosphorus para ang ugat niya, ang growth development sa ugat, nataas. Kaya ang mostly magkakaroon, pag ito ninyo siya, wala na kay ugat, may gamay na, pero labong kayo ang labong. And lastly, yung potassium. Di ba sa tao, hindi natin ang potassium usually makuha sa saging? Saging. Di ba? So, ang purpose po ng ating potassium po is really good kay moto siya ang disease resistant mismo. Siya ang kalaban sa mga diseases na present mismo sa earthen area. That's why, better talaga po na ay potassium ng atong soil para ang stability nito maayo. So, with the help of our product na IOF, present na lahat, compared sa magpalit ka o urea, ammonium phosphate, potassium, expensive masyado. Unlike dito na 1-3 lang, spray mo lang, i-multiple mo lang, 12-24 hours ang dilution niya, they increase na ang good bacteria as well as naka-help pa ka sa environment because this is an organic one product. Next, sa layouting, purpose ng layouting first is, di ba, para maiwasan na maagawan ng nutrients sa lupa. Kasi yan yung talaga yung main reason. Just like sa crops or sa palay, mayroon silang standard na reason 20 by 20 because para yung penetration ng sunlight, yung nutrients mismo is mabigay individually. And, addition dun sa layouting, napansin niyo kanina yung sa sali-sali's market. Kasi pag banana growers ka, facing yung pagpatayo yung area. Halimbawa, hill 1, hill 2, hill 3. Pag ikaw negosyante, hindi lahat ng hill punuin mo. So, wala ka nang ma-harvest sa sunod na weeks. So, dapat hill 1, ibang weeks, hill 2, ibang weeks. Okay? Yun. Next, speaking, sa starting pa lang, yung kung asa mo magtanong, either lowland or highland. Lastly, yung holding. Di ba, the reason why yung ka-holding ta is para dili matumba ang atong, di ba kayo usually sa lowland, ang dapat sa kanya ito is more mag-firm, yung hinahana na sa kayo. Purpose ng holding is para matansya kung ang katasong niya as well as yung tindig ng ating banana mismo. As well as, kung mag-holding ta guys, di ba, sa banana kasi, meron yung tatawag na Panama diseases.
Pag once pa naman diseases, ang cause nyo isang soil mismo, pagpanangalangan. So pag once, soil kasi yan yung bina-attack mismo dito, di ba? Soil man dito magtanong, alaga nyo, bakit itong itangin, wala. So sa soil pa lang, pa naman diseases, better ata na, upon only experience sa kayo ulit. Para, di ba, since atong product is insect repellent siya, disinfectant siya, better siya, butangan siya with the tip. Para aside pa mas stabilize, yung mga component ng mga insects or bad bacteria na present is ma-eliminate. That's why sa ibang banana growers, pag mag-check kayo or mag-visit kayo, di ba yung ibang banana pataas, yung di ba pag ganon, may iba na nag-insert sila na tinatawag natin cropping. Ibig sabihin nyo nung cropping, yung banana nila pag ganon na, sobrang dami kasi. So, yung tinataliin nila sa ibang area nila para patayo pa rin siya. Kasi pag nag-crop na siya, yung mga hands ng bunches ng banana, ano to, apektado siya. So, yung sunlight pa lang, affected na siya. Pag wala siya ng pasukan ng polybag or insert mo, yung sa direct sunlight pa lang, magkaroon na siya ng mga sakit pa lang. Kaya, importante talaga. Next, yung planting sa paglalagay ng mga, yung mga sibilya mismo. So, ano ba yung dapat pangalagaan o ano ba dapat guidelines na sa pag-aalaga o pag-maintain na ng saging? Di ba, fertilizer, usually gagamit yung fertilizer ang mga farmers. Yung urea, yung ammonium phosphate, yung potassium. So, yung options talaga is from start pa lang, mag-start pa lang kayo, better talaga is gamitin ito. As ayon pa makalize kayo, yung nutrients talaga is impact talaga. At is lahat talaga. Tatlong tatlo, nitrogen, phosphorus, and potassium, as well as organic talaga yung produkto namin. Yung din sa kiring, yung kanina discuss ko, yung dapat talaga is ganito compared dito kasi nakagawa ng nutrients within that mother sucker. Yung sa delifting naman ko, di ba na delifting ka is para ma-eliminate yung mga sigatoka, para matanggal itong mga pasako itong orange ay yellow, matanggal yan. So yung options yung gawin nyo po is huwag nyo tanggalin yung stock mismo. Example ito. Diba ito yung dahon for example. Huwag nyo po itong tanggalin. Kasi pag once matanggal yan, magbawas ng duga, di ba matagal ka na sa yuta. Example sana is diseases na po. So dapat yung delifting po, ito lang talaga. Opo. Ito lang talaga yung tanggalin yung leaf talaga. Di ba, mag-spray man tayo ng IOF. So, huwag natin, ang gawin natin is, huwag natin yung tanggalin yung buwan. Kasi di ba, pag IOF is waste management din. So, dali siya matipumpos mo. Another, fertilizer, organic pa. Next, fungicide, di ba? Fungicide, sige na sir, fungicide, insecticide, yun yung major cost, di ba? Nag-injecta. So, upon kung na-exist na mismo ang iyong product, exist mismo ang banana. So, mag-spray mo at least every month. Pero, if makita mo case na isang pag-fungicide, at least 2 to 3 days ang spray ng IOF. Kasi, better ito talaga is probiotic talaga itong product namin. So, pag in-spray nyo siya 2 to 3 days, makita nyo talaga yung result. Pero, nag-exist pa lang, kung isang pa nag-start pa lang ng prep, upon mag-start pa lang establish yung banana farming, mas makalis mo kasi ito na yung standard. Pero if makakita kayo ng medyo may problema talaga, so better maka-apply kayo diba ng fertilizer or mga fungicide, insecticide. So dapat at least 3 to 5 days yung interval sa pag-spray. Kasi mas grabe kasi yung chemicals na ginagamit. And diba, di man lang gusto yun, mas hindi na lang sila nag-spray yung chemicals. And mismo tayo diba tao, kung dati 80 years old to 100, yung lifespan ng tao, pero ngayon 60 to 70, maraming ang sakit, even bata, nagkakaroon ng cause na ng mga diseases. It's because, yun mismo yung practice natin. So that's why, ina-promote, ina-company, installing farming, yung mismo organic farming. For us, people na hindi lang tama mag-benefit or maka-gain of profit, but because we want to assure na yung inakain natin is organic, safe, di ba? Fit for human consumption, quality-wise, di ba? So, may protocol kami regarding dito sa product mismo. O ito. Pag infected na po siya, 1 is to 1 talaga. So, 100 grams is equivalent to 100 meters talaga yung in-infect mo. So, kung asa itong infected na area,
mag-spray ka lang doon within that area talaga. Pag wala nang problema, at least a month, mag-spray din kayo. Pero sa ngayon, sino po yung nasa Cavendish na sa team leader natin? Sino yung nag-handle ng Cavendish? Ay, so far, wala pa, wala pa. Sa Paito. May mga users kami. Pero, kay Sir Juan. Kay Winnipeg na ako. So, hindi po gagamit ako sa ito. Actually, there are few. Pero, dili ko mo. Kumbaga, limited lang yung ano nila ba? Ay, bali mo lang pangkabuhayan ng ilang mga normal. Yeah, normal pangkabuhayan. Meron din kaming users na talagang na pinapapal. Last na interview ng mga farmer dito is ang hinahapan is 1 hectares. Ang yan sa ligan, ma'am. Oh. Yes, nakalas siya. Dati si bottles may binagamit ng food inside. So last visit naman, si 200 bottles. So last visit naman, nagamit naman siya 2 bottles sa food inside. With the use of nagagamit siya. Yes, better, di ba? Or galing pa nalagin. Nag-lesser din. Kasi nag-lesser ang yung fine. May chemicals nagamit. Kasi pangit naman kasi kung parati ng chemicals, di ba? Insecticides is nag-less food siya. Then, sa mga sakit-sakit, may sigatoka. Oo, sigatoka. Then, ang yan napansin is paspas kayo pag-dipumbos. Kaya ang yan pa kung mag-bilis is pag-dipumbos 3 days pa lang. Oo, di ba? Sa dilis. Hindi mo na sa dilis, ma'am. Especially pag once na yung mga apis, di ba? Ang apis yung transmittable, ma'am. Yes. Yes, so, ano siya? Sigatoka ka na mag-dipumbos. Siguro ma'am, kung grabe na talaga nala, back to basic na tayo po. Kasi, although ma-eliminate pa siya nito, pero kung excessive masyado. So, dapat mag-upisa na lang ano, siya. Ano ma'am, question ko lang. From the plant care ba, to pag-harvest niya, meron siyang protocol? Ay, hindi siya user. Ay, hindi pa siya user. Kasi po, pag-start na lang ng banana, maiwasan natin yung sigatoka. Pag sa plant care pa lang, pag sa bad angel na pinatawag, or fruit care, so, mag-suspon na talaga siya. So, balik mo na siya parang practices talaga ang management system niya sa iyong pagtanong niya. Meron naman sir, kasi parang ganyan lang sila sa rice production. Sa EGU, sa ina mag-inagin sa farming food ng mga organic food ng natural lang, mag-a-apply po sila sa ilang mga natural food na organic. Mga verticals. Makuha yung Line pa ma'am, is mo okay, medyo makaya. Line pa.
Medium. Medium. Nasa medium pa siya. Oh, sa medium. Ano po yung ginagamit niya na chemicals na yun? Kung medium ang better, mag-spray ka every 2 days. Kaya nga sabi ko, medium kaya ba? 2 to 3 days. Depende yan na kung anong diseases ang meron siya. Ano? Sigato. Kung sigato ka, makaya ka kung medium risk. Pero 2 to 3 days ko, mag-spray ka lang sa infected area. Ang timpla mo, God, sir, ah? Bale, sa timpla, ma'am, is yun, yun sa binin ng protocol. Tapos tuwa, ano po? Ayun pa rin. Yes, ma'am. Pero ano yung gamit niya, napsack or power spray? Kasi minsan mas maganda pag power spray. Pag medyo malawak na, power spray. Power spray. Kasi parang daw yun eh. Tapos yung iba usually parang yung napsak na binagdagyan nila ng chemicals, isame lang kung basa ko lang yan ng IOM. So dapat talaga ginisin ng mabuti talaga para hindi mag-mix yung mga chemicals. Ha, ito pa ang Jing. Kasi kung umami ng maliko, mismo na, pinakaniba ng mga sigatoka. So, balik nag-differentiate kasi yung si Sir, nakalimutan mo kasi din ng ano diba? Nag-differentiate kasi siya sa nagamitan ng IOM at saka sa nilig. Comparison. So yung sa hindi na nagkabita ng IOF, mas madaling na nagiging sa Gatopa. Aside sa nagkabitan ng IOF. So yung bitawa niya is, quickly siya nagsispray ng IOF. Pero alam niyo ba naman kung si Gatopa, nagdudaling na siya sa bad inject. Kung sa food care pa lang, alam na niya paano pag-bad inject ng tama. Walang si Gatopa mangyari pa lang. Wala naman si Gatopa. Kasi ito is cool siya sa tubig. Possible, ma'am, yung tubig contaminated. Doon siya sa sapa. Siguro yung... At ang area na nagkasakit ng sila toka, doon siya sa sapa. Ito lang po niya area, kaminari siya na sapa. Pero the rest of it, ito ka tayo. Bale, katungkod siguro ilang piyang kwal ng source of water siguro po. Yes. Okay. Mga nag-possible ito na, medyo dito lang parang istala rin sila toka. Yan. Ang kapitin. So, may mga questions pa kayo? Yes, sir. Anong mas nang sigat ba? Anong talaga yung infected yun mismo, sir? Start pa lang sa tubig mismo. Ano yung meron mismo tayong tinatawag na plant care, food care, may ibang proseso kasi siya kung nalalaga ka ng kanya. So, kung sa plant care pala, halimbawa yung soccer, soccer kasi under siya ng plant care. Kung mali yung pagkuhanin niya ng baby soccer, wala na, sira na yung banana nito. So pag sa food care pala, mali na pag-injet niya. Kasi may proseso yun siya, like 45 degree doon sa deflowering niya, kada di ba may bad. So dapat alam mo kung saan siya i-inject talaga. May, depende po kung ano yung ginagamit nila, ma. Kung ano ba yung klaseng banana meron sila. Pagka-pindi, syempre meron sila ginagamit ng chemicals. Kasi yung pag nag-export tayo or pag may market tayo sa Manila, may mga criteria talaga tayo. Pwede pa rin yung ginagamit ng chemicals? Pwede pa rin ito. Mapabawasan lang yung pesticides ay yung fungicides nila talaga. So, question. Yes? Ilang kilo ang mauubos sa isang hektarya? Depende sa sir, kung usually kung infected siya, di ba mag-spray man yung ka, 1:1. So far, wala pang pa-calculate eh. Nagiging pa ako sa data ba, yung costing mismo, in return po, kung sa ilang return po, spent, bali possible sir, mga Monday, magbigay na ako. So, send ko lang sa inyo yung kakata. Sige. Depende rin kasi yung business sa agronomist yung... Ano siya? 1:1? Pag-infected na siya, ma'am. 1:1 Baka mong mister ba? Pali, sa table na 1 liter na IOF. 1 liter. 1 liter per liter. 1 liter na... Yung 1 liter is 1 liter. Isang karan, isang liter, isang gulong. Kasi sa protocol, ito. Kapag natin drugs, 100 drugs, kibalit sa 1 tablespoon kasi yan. So, 100 liter siya tubig. Or any ba naman, depende, 1:400 banana. 100 grams? 1 kilo is 400 banana na stock. 100 grams, sir? Yeah. 25 grams gani is 4 spoon na dish. 4 spoon. Kasi diba sa 1 spoon is 16 pag-agriculture, 16 liters. Sa banana, kasi yung sa
every 1 kilo is equals to 400 na calories. So 1 kilo tapos equals to 400 na tayo nababayaran. 400 ang tayo nababayaran. 400 puno. Pero ang sa ano mo, ang sa dilution mo ba? Diba, sa 1 kilo, 1 kilo is equals to 400 liters. Ay, 400. 400 liters or 400 to puno? Puno. Puno. And 400 liters, 1 kilo. So, 400 liters pa rin. So, sa akin, 1 liter. Bumukan mo na kasi ngayon. Oh, 1 is to 1 liter. 1 is to 1. Tapos, ang pag-spray niya, sir. Patuloy normal lang, ma'am. Tuwing sa asa, tapit ang laigo ko. Dito lang sprayan. What if, ano, sir? For example, minimal lang, binigitanan nga may disease siya, for example, na prepare nila ang ano ba, ang management is proper yun. So, ang ilang application is every month lang. Eh, kung wala man, di ba? Every month naman siya. So, mag-overdosage naman ka. O, kung magkakonsistent naman siya pagdating na month. So, kung sa ang iyong kuhan, ang roots lang mo, appeal with ang stock mo, ang needs niya. Kung infected talaga siya, ma'am, better lahat. Pero usually kasi, di ba, pag isang sigatong palanta, so sa leaf lang siya mismo. Kaya kung asa lang. Infected talaga. Yung kasi yung advice talaga, na kung asa yung infected, yun ang talaga mag-spray. Okay. So, 1 liter, no, guys? 1 liter. 1 liter to 1 spoon? Ano yung pan ko, sir? Ang isa lang. 1 liter, mga 4 to 3 pan. Ana lang? Oh, spray lang siya ng normal. Sa sunod application na after sa ano sa appeal. Sunod bulan ng application. Pag mag oh, pag wala yung problema. So sa 400 ka, kung ilang ka, ay kung ito ang sa 400. Ang harvest. Ah, tell us. Depende yun ha, kasi ang banana diba? For example lang, wala siya ay isang lima sa isang kilo. So, kung inaanak mo, until depende yan kung isa po 8 months. For example, 1 hectare na sa bilis. Kaya sa 1 hectare na sa bilis. Bali, kung 1 hectare siya, ma'am, so di ba 8 months usually ang saging upon harvesting? Yes, yes. So, kung 8 months siya, usually ba ang ginagawa na nato is 5 tablespoons sa 60 liters ng tubig. So, mas lesser siya. So, possible siguro mga, hindi lang ko sure ha, is siguro 3 lang. 16 liters na tubig? Oo. Kasi wala naman kung nakatagis mo sa 16 liters? Sa 5 tablespoons, sarap. Given na protocol. Kasi wala naman kung nakatagis mo yung tagatawag yun ang expert talaga sa banana. Nang kuhan talaga niya. Ang kinasihan naman ko daw kung sa 25 grams ng nature kaya sa shale na to. Okay, ang isa ka sa shale, kalimitan mo daw kung kinakatagis. One sa shale is isa siya ka napsak. Ang one napsak is 16 liters man siya. So, ang declaration is 3 spoon siya, pero naman ko yung mga users na mo testify sila, 4 spoon din siya. Alay-lahay, yun mo kung dipindi sila. Gamay ko lang yung chara, sir, ma'am. Pero 5 tablespoon man averaging sa 16 liters na tubig, so nag-iba ang protocol. Nag-iba ang protocol niya. Pero pag, ano lang na siya, Mark, kung ang ilang gamit is per kilo, sa spoon din sila kabase. Kita mang god, ganito mang god na ni base sa 25 grams. So, naanas na ito abang, every 25 grams, kasi ito 4 spoon siya. Depende mo sa matapos, ma'am. Depende. Kung ito, di ba yung hormone niya, pagtapos, di ba, kung kalit ba, may balon ng ila. Pero kanakagod siya, kahit ilubino, may nang balit. Bako mo na ito na. Hindi, malaking pera sa banana talaga. Oh, malaki yun. Isang kilo ka lang. Parang bawang una yung kapital mo sa isang taon. Pero pag natamaan ng aphids, patay ka na rin. Kasi mapasok yan yung aphids sa kanis ng banana. Isang bilog lang yan siya, lamat apektado na yan sa body. Pwede ka na hindi maka-meet ng criteria ng mga for export talaga. Mas stock ka talaga nila. Pero sa proper management, sir? Yun sa proper management natin, ng banana, kasi magtanong mo yan sila, oh, sige ma'am, we have our own way of managing our banana, di ba? Banana plantation. What if, ma'am, kuhaan sila sir, mukumit sila sir, na magamit sila isang kakuanan hanggang magbunga niya, IOF lang, paano yung ano ma'am, ang management?
pwede naman tayo mag-separate na ano dyan na discussion for the quality control kung gusto nila. Sige, kung gusto nila, actually naka-prepare din kami ng paper dyan. Pero, ano to, magbigay lang kami ng snapshot siguro ngayon. Guard, yung send good sa'yo. Pwede lang ako na po, ayo, ayaw ko lang. Oh, may iba mong ginagawa. Oh, kasi meron talaga, pag banana growers ka, meron talaga kayo tinatawag na protocol, yung HACCP natin. So, yun yung tinatawag natin na quality control. Doon pa lang, mask-up na, from the plant care pa lang, yung mga diseases ng banana. Yung tinatawag natin yung zero tolerance from all, ano, may acceptance din siya na tinatawag sa banana. Yes, sir. Nakayupip na. Pwede tayo mag-separate discussion for the quality control pag sa banana growers lang para alam nyo rin na kayo rin mismo leaders. Kaya nga. Kasi kalimitan sa farmers, all in one, ganyan sila. May mga talaga. Alam na yung mga expert talaga, sir. Hindi ko sa mga nagkuha ng mga
selector. Wala siya mga leases. So, mabilis na. So, may power spray yan siya napapunta. Kung pansinin ninyo, kaya yung power spray. Para pagpunta ng mga, ano to, ng mga selector, mabilis sa kanila papunta. Sige, sir. Ano yung tubig na naman? Meron kasi siyang latex na ano. So, meron yung mix ng tubig na chlorine para maalis yung latex talaga. So, pag ano ito nag-waste management, water management kayo, meron kayong daanan na separate yung latex. So, rolling lang yung tubig. Kasi tanggalin ng chlorine yung latex. Selection process. Yan. Sige. Pero actually, sa araw, gusto naman na regulation na nagkabuhat, di ba? So, ikaw na, ano na mag-salities for, ano naman, yung mga, ilang hindi ka mag-base sa ako paano ka pagkat yung isang factor na pagkat. Kung pala, pag dito na mag-nasaktan ta, kalimitan pagod sa ila, ha? Manumano. Dapat lahat din tayo, familiar din tayo sa mga home practices talaga. Kasi, ano to yung antimicrobial, pag napasa yun sa atin, wala, pareho lang din, babalik sa atin yung sakit na yan. Cross-contamination, cross-contamination, kasi pag given na mismo sa... So pag may mga sa, ano kayo, yung may mga ano kayo, ano to, kaya downline na mga banana growers, pwede invite na kami to speak with them the good practices. Oo, pag maganda kami ng ano mo, mga similar about banana, mag-request lang magkami. Pero kasi sa akin, nasa kaya nga, Nico. Kasi Palabo ba ma? Palabo. Ay, Palabo. Kami kasi, kalimitan ng downlines namin na mga malayo. Bumagamit talaga. Malayo. Malayo. Kasi siyempre yung mga industrial, di ba, dyan sa delivery agricultural din ako. Actually, saka na si culture sir, pero ang usual production ba, kung sa usual crops ba, kung sa. So, ang kalimitan ng Binani is na agad Visayas o... Naka-comment nga rin siya sa Instagram na kung kayo so mas maganda din ma'am siguro na kami good na leaders i-train namin kayo. Matrain. Matrain kami lahat. Matrain kami po si Juan namin kayo from the plant care to the harvest. Para familiar kayo pa rin mga criteria. Palita po na naman kung mga resources pa. Sige, sige. Bako na. Wala ba sa print ano ba na? Kasi pag sinabi mong banana, yung mga banana, ng mga critical kayo, banana, mangga. Paday. Ibat ng panay. Ibat ng panay, mga gula, okay lang. Mga mangga, mga mangga. Pero manajos, banana, kanang mangga, banda, kanang takaw. Oh, yes, takaw. Yung takaw. Tapos yung pang oil, yung pang tree. Muna, ang kalimitan din na lisod na ito pagod. Kasi, ang sita kasi kami sa mga ganayon. Yung mangga, pero kani, know-how ito. Expert yung sa sasabi. Kasi usually, di ba, namagin na sila yung spokesperson, mga agriculturist nila. Yeah, ang kalimitan kasi na nakaka-obsap talaga namin, ma'am, agriculturist, pathologist. Department of Agriculture. Sa cell tissue yung pathologist nila. Mga micro, mga... Microbiologist nila. Basta may grease this. Micro, kasi kalimitan kasi ma'am may iba talaga na example pag introduce parang hindi pa siya ma-convince ba? Literally. So, usually na labanan talaga ng tourist talaga. Yes. Tourist. Especially if they have the already na experience na long time, na long run talaga na sa experience na nila, kahit pala explain tayo na explain ko. Hindi mo sila maintan o. Yung talaga, kasi kung ano na, yan na ng system, di ba? The best thing we can do is mag-insert lang tayo. Oo, naman na kailangan nyo na bukagod ng system. Pero advantage talaga siya naman. Kaya lang sige, yes. Tapusin namin siya. Dapat yun, ano? Iba talaga pag may alam lang, no? Oo, separate na talaga siya. Para at least mapapokus talaga. At saka actually, hindi na nyo yung sakit nila, ha? Yung sinasabi nyo ng aphids, gatoka, panama, pangatap, ano lang yan, nagtutupi lang yan. Common lang yan. Common lang. Kaya sinabi sila eh sa amin na actually yung, di ba, mayroon din kami presentation sa product presentation, ma-mention man yan, mga sigatoka, mga aphids. Normal, common kasi talaga na sakit na kahit sa plantation, mga bakyard lang nila na ano. Pero may nasabi kasi sila na ang sakit kasi ngayon ng saging, hindi mo makikita sa physical na
kundi yung nasa loob na at the same time yung iba nasa bunga na mismo. Yes. Oh, so, nasa kalimitan na siya. Oo, oh, kalimitan mismo ng ano, mo na ang ilang problema karoon kay physically gwapo, dahon gwapo, even yung physical attributes. Oh, physical talaga niya maganda, pero ang nagkaka-problema yun sa bunga. So sabi nga nila, iba na ang sakit ngayon kasi kung nag-level up na ang lahat ng mga fertilizer, lahat ng mga chemicals na ginagamit nila, pati ang mga sakit nag-level up na din. Actually, ang may problema na sa selection stage eh. Mm. Sa selection, pag hindi marunong yung mga tao yung sa selection stage, kawawa kayo kasi pagpasa nila sa waiver, hindi na rin makita ng waiver kung anong sakit na nandun eh. Spray lang sila para lang mag-pasa sa criteria. Sa selector talaga. Kasi pag magaling yung selector nila sa lahat ng diseases ng banana, alam niya, ibalik niya doon. Ibalik niya sa quality control. Sir, mali ito. Itong banana namin may sakit ito. So, dapat kayo familiar din talaga. Tsaka kalimitan kasi sa growers, ma'am, kasi kalimitan ng mga farmers, di ba, nag-depende na kayo sila sa free ng mga trainings. Yes. Kasi kalimitan talaga ngayon, dina-convert na nila yung mga birds na nila. Yan. Kumbaga, the conversion of crops na nila bago convert. And then, yung learning nila ng good, nagabase sa lang sila sa diseases sa ilang tanong based on the physical lang. Yun lang, kasi yun lang din yung alam nila eh. So, mas maganda din yung may matuho tayo sa kanila ba na aside sa i-introduce natin yung product natin, kasi kasali naman yun yung technology na binibigay natin. Maganda talaga maturoan din. Sige. At salamat. Reschedule pa natin sa next schedule natin, mga December. So, Distance. Depende na kasi yun mo mismo sa kuwan mo sa banana farmers na mismo. Wala yung standard, sir. Kung hindi, lay ba kung saan? Ilang meter, ayan. Okay, wala nang mga meron tayong acceptance na criteria. I-discuss natin siya sa next session. Okay, sa mga ito pala ni Jay, isa ka... Rulgay na, uy. Rulgay na. Ano ba, sir? Naman ni video ako dara. Sir, wala na. Hindi ka na, ito nila mag-dikit-dikit. Ang problema na kasi ba, mag-away sa nutrients. Mag-away sa nutrients kay ano, dikit. Oh, dikit. No. Diba? Sa palay ganin ay tolerance, diba? 20 by 20. Okay. Actually, may layout yan siya. Mag-away sa otong pan. May layout talaga. Oo, kapalayout. Especially mga dalpon na ng mga banana farming, na naging na siya yung layouting. Kasi siyempre, nag-invest nila dako ng finances. Tapos, at the end pa lang, manubuhin na. So, dako pa lang tayo. Wala ko yung pinakuan ni next time namin is yung mga finish nyo is yung mga recommendation nyo is tapusin na namin yung report namin at least ma-finalize namin ba. Tapos mapatulog din kami sa Dabao or sa Cebu Guayana branch. Talaga yung expert talaga namin para at least ma-address talaga yung mga questions. Yes po. Hindi yung answer by demo sa Kilapawan sa Sabi. Hindi. Sa Dabao sa Kilapawan. Kilapawan ba yung pinaka-tabis kita ng saging. Sige po, iba namin kayo. Sorry, wala kayo kayo sa saging dito, sir. Hindi lang kami nag-deal kasi takot kami. Totoo! Di sa Jensen, ma'am. Dito mismo, sa Rangay, ni tsaka sa Utilabot, madami nagsasaksin. Marami talaga. Madami. Ang problema lang, agri-core. Mahirapan kami mag-introduce. Kasi, ang question pa lang, ilan ba, ano, para saan, kailan, parang, Hahaha. Dito kasi yan, sa mangga kasi, sinabi mo kanina, di ba, 1:1. So, 1:1 pa lang, hindi na nakaitan yun. Ito na kayo sa kilo. Hindi na makasamaan.
May sa banana, oh, di ba? Oo, ang katulad yung ako yun. Saman na sa bangga, isa ka kilo. Ulo lang ka punuan. Sakit pa din. O inin lang, ito di ba? Sabihin ko lang kami, by the way, for rehabilitation. Okay. Buta mo, magpasa o proposal na lamang. Pasa o proposal na lamang. Coming 24. Bilang sir, mag-discuss ako si Mauli. Tagadapaw. Si Sir Tami. Saan sa rice? Tami, di ba nag-post kasi kayo dati na rice siya sa kalipo? Malin siya ba? Tapos, ay, yun ako kayo. Naman na presentation na rin. Di okay lang na presentation sa rice. Bale, ayong, ang speaker next week, ma'am, Saturday, is yung taga-field rice mismo. Nag-atrabaho siya dati. Bale, speaker siya sa rice. Bale, hindi ka siya sa Davao. Siya mag-present din lang. Okay lang. Okay lang. Sa rice experience. Sa rice experience. Sa rice management at saka crop production. So, sa mga rice, okay lang. Huwag na sa rice. Sa rice, kasi yun ay dati. Baka yun ang rice. Gamit natin ka. Pero expertise natin ako. Baboy lang. Baboy. Baboy expertise. At least ma, may income din ba? Wala. Baboy lang sa mga. Hindi mo na. Ito, pataka? Ayun ka. Dali, now. Dali, again. Dali.